ako si Archie Reyes, the world ended. Nag-start na ang zombie apocalypse. And this is how I died. Nung nalaman ko yung balita, mixed emotions ako. Pero parang may enjoy ko to. Paglabas pala ng bahay, nakita ko na agad yung kapitbahay kong masungit. Pero wala talaga akong dalawang weapon. Bumalik pa ako sa loob, kumuha ako ng tinidor, at tinray ko sa kanya. And doon ko nalaman hindi siya effective. Sobrang panic ko, dumiretso na lang ako sa bahay niya at sana'y may panghampas. At yung kapitbahay ko pala, ang pinakauna kong zombie kill. Nung napatay ko yung kapitbahay ko, medyo naging uneasy yung naramdaman ko. Naisip ko, paano kung wala nang taong buhay? At grabe yung kaba ko nung nakita ko ang dami nang naging zombie. So yung una kong plan, makapunta sa workplace ko, mechanic shop sa main road, baka sakali may kilala pa akong buhay. Pero tong mismong moment na to, sobrang nataranta ako. Kala ko tapos na ako. Wala nang safe. Gusto lang nila patayin ka. Someone left their keys on the ground, baka sa sobrang kaba at napagano ko yung kotse nila. Wala na second thought kung ano, kung pwede ba to o hindi, basta pumunta agad ako sa mech shop. At dito nag-sink in, ako na lang ang buhay sa zombie apocalypse. Nag-sink in na talaga sa akin na ako na lang ata ang buhay dito sa Moldrao. Ang una ko talaga inisip, pumunta agad sa Rusty Rifle. Inuman namin siya dati dito, pero medyo isolated siya. Una kong ginocheck ko yung windows ko, may tower, zombies, mukhang wala naman, at pumasok agad ako. Una kong ginawa sa loob, nagpakalma at umakit agad sa second floor at dun ko nakita si Miss Danny, yung may-ari ng Rusty Rifle. Pero ang daming bintana sa Rusty Rifle at inisip ko maghanap ng kurtina. At itong zombie na to ang nakita ko. Una kong naisip is gawin yung tulak technique na ginawa ko sa kapitbahay ko at gumana naman. Pero nakita ko sila, nadadapa sila sa mga fence. So inisip ko pagkadapa nila, tatapakan ko na lang ulo nila. Pero nangyari to. Kala ko katapusan ko na. Nung natumba ako, nagkasugat pa ako sa paa at nahirapan na talaga ako tumakbo. Eventually naabutan niya ako at nagkasugat naman ang aking braso. Sobrang hirap na, nasasaktan na ako at meron pang sumunod. Kala ko ligtas na ako. Tung nag-iisang to, tinatry ko labanan. Pero pagtingin ko sa likod niya, meron pang isang nakasunod. Nahihirapan na gumalaw at kumilos at umampas at lumabad sa kanila kasi dami ko nang nawawalang dugo. Pero kailangan ko talaga makatakas, nilalabang ko aking buhay. Tinry ko makawala sa mga puno pero hindi talaga. Habol lang habol sila sa akin. Hirap na ako pero grabe ni adrenaline ko. Kahit sobrang sakit na, nalalabang ko at buti na lang umabot ako kasi kala ko tapos na ako. Ngayon nasaktan na ako, hindi na to biro. Nanggigigil na ako. Bawal ako mamatay. Kailangan ko gawin lahat para lang mabuhay. Una kong ginawa, kumuha ko ng rip sheets galing sa mga lumang damit at ginawa ko tong pangtakip sa aking mga sugat. Pero hindi to sapat. Baka ma-infect pa to. Kaya una ko naisip, pumunta sa town clinic. Una kong ginawa, nag-ingay palayo sa clinic para hindi sila lumapit habang kumukuha ko ng supplies. Pero dito ko na miscalculate. Pagbusina ko, meron na pala sa likod ng kotse. Ramdam na ramdam ko yung sakit pero buti na lang hindi ako nakagat. Mas kailangan ko na ngayon ng medical supplies. Now na medyo clear na, tinry ko na kumuha ng medical supplies. Mukhang napalayo ko naman lahat ng zombies. Pero dito ako nagkamali. Napasigaw at talo na lang ako nung naramdam ako may nakakapit sa akin. Nauntog pa ako sa mga pinto bago makalabas. Kahit saka tumingin, may gusto pumatay sa'yo at buti na lang umabot ako sa kotse. Pero nung pagtingin ko sa rearview mirror, lahat papunta sa akin. Muntik pa hindi mag-on yung kotse. Pero nung napatakbo ko na ang ginawa ko, nilure ko lang sila ulit palayo sa ating medical clinic. Hindi pwedeng hindi natin makuha yung medical supplies. Kaya nung medyo nakuha ko na yung attention ng hold palayo sa clinic, tinry ko na makabalik. At kinuha ko na lahat ng medical supplies just in case may mangyari pa. At least ready tayo. At bago umalis, doon ko naalala kailangan natin kumuha ng kurtina. At doon ko nakasalubong yung anak ni Doc. Medyo kumalma na ang paligid at dito ko na kinuha yung curtains. Nung nagbalak na ako umuwi, may nakaabang pala sa akin sa labas at wala na akong choice kundi buksan yung pinto. Antindi na kaba ko bago ko binuksan yung pinto kasi kung hindi lang to isa, kung horde na nasa likod ng pinto, tapos na ako. At nagmadali na ako makabalik sa kotse. At sa pag-upo ko sa kotse, naramdaman ko na ang sakit at pagod.
pero bahal pa magpahinga. Kailangan ko siguraduhin na safe dito bago matulog. At nung nagka-chance kumain at uminom, kinuha ko na kasi ramdam kong bumibigay na katawan ko. At nung umakyat ako, pumunta agad daw sa CR. Matiray na ako habang naghuhugas sarili ko. Tapos narinig ko pang may nagbasag ng bintana at baka may nakapasok. Dumiretso agad daw sa dulong kwarto. Dahan-dahan pinaltan ko yung bandages ko at dinisinfect ko na din. Wala na akong lakas lumaban kaya naglagay ako ng upuan sa may pintuan. Nilagay ko na din yung curtain. Ang tanong ko na lang sa sarili ko, kaya ba natin to?